Balik Intensive Care Unit o ICU si Cavite Vice Governor Jolo Revilla matapos maoperahan dahil sa aksidenteng pagkakabaril sa kanyang sarili. Sinabi ni Attorney Raymond Portun, tagapagsalita ng pamilya Revilla, kinabitan ng test o chest tube ang vice-gobernador. Kalahating litro ng duguan niya ang inalis mula sa baga ni Revilla. Ayon kay Portun, mula pa nitong Sabado ay nakakausap naman ang batang Revilla subalit mahina pa. Sinabi naman ng ina ni Vice Governor Revilla na si Cavite Representative Lani Mercado na ngayon nililimitahan ng mga doktor ang mga kaanak na bisita sa ospital dahil pa rin sa kondisyon ng anak. Umirit naman ang kampo ni Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan na payagan siyang mabisita ang kanyang anak na si Vice Governor Jolo Revilla. Nagpapagalingan ngayon ang batang Revilla sa Asian Hospital matapos aksidente manong mabaril ang sarili habang nililinis ang kanyang baril noong Sabado ng umaga. Sa inihaing motion sa Sandigan Bayan 1st Division ni Revilla, humihiling ito na mabisita ang anak sa loob ng 3 oras. Una nang napaulat na dumaranas ng depresyon si Jolo Revilla dahil sa pagkakaditine ng ama na nakapiit naman dahil sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Desisyon ng Sandigan Bayan sa visitation request ni Senador Bong Revilla sa anak na si Jolo patuloy na inaantabayanan. Detalye mula kay Eagle News reporter Eden Suarez. Diyan natin ro hanggang sa mga oras dito ay inaantabayanan pa ang magiging desisyon ng Sandigan Bayan sa pinihain ng kampo ni Senator Bong Revilla na mabisit ang kanyang anak na si Cavite Vice Governor Jolo Revilla. Dito ng alas 9:05 ng umaga ay inihain Pato Revilla na si Atty. Mark Segala. Ang motion para agad patahin ang anak si Jolo ay nakakonfine sa Asian Accident Mabarina habang nililigit transporting service call. Nagtanong ng tama ng balas sa dibdib ang actor politician. At ito na ang senador si Panagarang anak at inaasubyan na mga magiging desisyon ng Sandigan Bayan First Division para mapuntahan agad ang kanyang Babalikin natin si Eden Suarez. Samantala, pinauubayan na ng Malacanang sa Sandigan Bayan kung pampayagang madalaw si Senador Bong o ni Senador Bong Revilla sa ospital ang anak na si Cavite Vice Governor Jolo Revilla. Nakaditinay mula pa noong Hunyo ng 2014 sa PNP Custodial Center sa Campo Grande ang senador dahil sa mga kasong grab at plunder kaugnay ng pagkakadawit nito sa pork barrel scam. Bagamat stable na o ay seryoso pa rin ang kondisyon ni Jolo sa Asian Hospital. Matapos aksidente, umanong mabaril ang sarili habang nasa bahay ng kanyang mga magulang nitong Sabado. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sonny Coloma, nakadepende sa anti-graft court ang pagpayag na makadalaw ang senador sa anak na vice-gobernador. Sa kaugnay na balita, balikan natin ngayon si Eden Suarez. Eden? Yes, ang hinatama ka dyan. Wala pang desisyon ng Sandigan Bayan First Division sa inkursyon ni Senator Ramon Revilla na si Governor Jolo Revilla. Kanina nga, 12:15 ng umaga, Revilla na si Attorney Ramon Esquera ang motion para agad na bisitahin ang kanyang anak. Si Jolo ay naka-confine sa Asian Hospital matapos aksidente mabaril ang sarili habang nililinis ang kanyang Glock 40 caliber pistol. Batay sa motion ng senador na mapayagan siya agad ng korte para mabisita ng 3 oras si Jolo sa Asian Hospital at yung dalipanahon o lalo na sa kondisyon nito. Kaya napapayagan ng court ang kanyang motion lalo na natin intensive care unit ang kanyang anak dahil sa sinasama ng balas ni Bill. Maging ang kaibigan ito ay kapuaksado sa political fund scam na sinadaging Dingo Estrada kalpanigas at bill petition dito sa Gabinan umaakit at nagmamakaawa sa korte na kayagan ng kanyang kaibigan si Senador Rivera na makalabas ng financial center para makasama ang anak lalo na sa kripto. Samantala, ayaw pang magsalita ng PNP kaugnay ng inilunsad nilang investigasyon sa aksidente o manong pagkakabaril sa kanyang sarili ni Cavite Vice Governor Jolo Revilla.
Ayon kay Senior Superintendent Alan Blesa, Hepe ng Muntinlupa City Police, hindi pa nila tapos ang investigasyon kaya hindi pa nila pwedeng ilabas ang resulta. Tumagi si Noblesa ni detalye kung tunay nga bang aksidenteng nabarin ni Jolo ang kanyang sarili o isa itong suicide attempt. Sa halip, sinabi ni Noblesa na si Police Director Carmelo Balmoria, ang hepe ng National Capital Regional Police Office, ang otorisadong magbigay ng impormasyon.